Kamusta po kayong lahat? Welcome back na naman po ulit sa ating channel at nandito na naman tayo upang magbabahagi ng kaunting kalaman. At ang atin pong ibabahagi ngayon sa inyo ay ang tungkol po sa kung ano ang ating makikita sa ilalim kapag malapit na nating maabot o matuntun ang treasure. Ano-ano ang mga sign marker sa ilalim based po sa mga nakakuha na ayon po sa kanila at based din po sa aking experience nung naghukay kami. So, ating pag-uusapan yan mga ka-treasure hunter kung ano po ang ating masasagupa sa ilalim kapag malapit na tayo sa treasure, big deposit, or volume deposit. Atin pong pag-uusapan yan mga ka-treasure hunter kung ano po ang ating matatagpuan sa ilalim. Ang mga Japanese Imperial Army Engineer ay nag-design nga po ng mga iba't ibang klaseng butas at kanila pong ibinaon ang mga nakatagong kayamanan. Isa po sa ating experience mga ka-treasure hunter at atin po itong ibabahagi sa inyo kung ano-ano po ang ating makikita sa umpisa ng ating paghuhukay hanggang sa malapit na po ang nakatagong kayamanan. Unahin po natin ang mga disenyo po ng mga Japanese Imperial Army na kung saan nasa 70 feet hanggang 100 feet mga ka-TH. Yan po ay aking experience sa Mindanao na kung saan kami po ay humukay ng 100 feet at nasa 70 feet ay may nakikita na kaming kakaiba. At yung pong kakaiba na yun ay nagsasabing malapit na kami sa treasure. Nung umpisa po mga ka-TH ay may nakita kaming napakalaking mushroom. So karamihan po kasi sa mga Japanese Imperial Army ay nagdi-design po sila ng mga marker na kung saan karaniwang makikita sa kabundukan. Isang halimbawa po lamang kung ano po ang common na hayop or common na mga bagay na kung saan matatagpuan nila sa isang lugar ay kadalasan po nilang ginagawang marker ito bilang palatandaan sa kanilang pagbabalik kung babalikan nila ang kanilang itinago. Isa pong halimbawa niyan kapag makakita kayo ng lugar na kung saan maraming gagamba ay ilalagay din nila doon ang sign ay gagamba at ang kanilang itatago roon ay karamihan ay mga diamonds at mga gemstones sapagkat ang kanila pong engineering ay ibinabagay ang mga hayop at ibinabagay nila ang klima ayon po sa kanilang itatagong kayamanan. Katulad po halimbawa ng isang lugar na kung saan matubig o malapit sa sapa at magdisenyo sila ng isang tunnel sa gilid at papunta ito sa kanan at doon sila maghukay ng tinatawag na malaking butas na doon sila maggawa ng chamber at doon nila itatago ang kanilang mga daladalang kayamanan at maglagay ng mga sign sa itaas. Yung pong tunnel na kanilang ginawa mula po sa ilog ay traps po ng tubig na kung saan sinusuplayan ang butas ng tubig. Tinatakpan nila at magkakaroon ng tubig yung ilalim kapag inyong hinukay. Yan po ay isa sa tinatawag na traps ng mga Japanese Imperial Army. Marami na po tayong na-encounter niyan mga ka-TH na kapag hinukay ninyo pa ilalim ay may nalabas na malakas na tubig na kung saan yan po ay naging dahilan upang napakahirap kunin ang nakatagong kayamanan na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. So continue po tayo doon sa ating topic na kung ano po ang ating makikita sa ilalim kapag malapit na ang treasure. So nung kami po ay naghukay at
may nakita kaming mushroom na malaki. Ang mushroom po ay nagpapatunay na mayroong nakabaon sa ilalim. So hinukay na po lang po namin pailalim ang mushroom na yun, sapagkat kapag nakakita kayo ng marker ay marami kayong makikita sa ilalim na mga arrow na kung saan yan po ay sinusundan upang matumbok ang chamber na kung saan kinaruroonan ng nakatagong kayamanan. So nung paghukay po namin ay may nahukay kaming 20 feet na lupa po na tambak na sari-sari ang kulay o nagkahalo-halo na parang tigre. At nadaanan po namin after 30 feet ay mayroon na po kami nakikitang clay na puti na may triangle na nakaukit or nakapurmang triangle na clay na puti. So marami po tayong makikita doon na sign sa pocket, sa gilid, mga iba't ibang itsura, mga kadiets. Yan po ay nagpapatunay na positive ang ating hinuhukay na butas. So yung nag-continue pa po kami, mga ka-treasure hunter, ay may nasalubong na naman kaming mga dahon na 5 feet na mga dahon na ka-file. At sunod po ng dahon ay mga kahoy na 2x4 o 2x4 na nakasahig. At after ng 2x4 ay yun ang chamber, mga katiets. So ang chamber po ay nasa around 45 to 50 feet na kami. Doon po namin nasagupa ang chamber. Yung chamber po ay umpisa ay may mga halong batong maliliit na hindi ganun katigas. At nang dumating po kami ng mga around 55 feet ay tumigas na po hanggang sa 70 feet. So ang style po nito ay lalambot tapos titigas ulit. Tapos lalambot na naman tapos titigas ulit. Siguro yung nahukay namin after 80 feet siguro, mga ang chamber ay around 25 to 30 feet ang chamber, mga katiets. So around 30 feet siguro yung chamber na tinabo ng mga Japanese Imperial Army bago ma-open yung tunnel sa ilalim, yung tinatawag na space. Yung space po ay parang kwarto yun na doon isinalangsang or nakatago yung mga gold bars o kung ano pa mang treasure ang kanilang inilagay doon. Ang mapapansin lang natin, mga ka-TH, ay bago pa man na mabutas ang tunnel ay may makikita kayo sa gilid na isang malaking heart or isang malaking triangle. So yan po ang aking karanasan. May nakita kaming napakalaking simentong heart. At yung heart na yun sa ilalim ay yung puwitan niya ay magiging pointer, mga katiets. Kapag ang kanyang puwitan ay pailalim, ibig sabihin ay diritso pa. At kapag ang kanyang puwitan ay papunta sa gilid, ibig sabihin doon po kayo papunta sa gilid. Sapagkat magiging arrow po ang puso na makikita ninyo sa ilalim, yung tulis. So yung tulis po na makikita ninyo sa ilalim ay magiging guide. Yung heart, yung tulis po ng heart ay magiging guide po ninyo kung saan po kayo papunta, mga ka-TH. At kung makikita ninyo ang heart ay nagsasabi na yun na malapit na kayo. At kung wala kayong makita ang heart, triangle din po ang inyong makikita. Si sa dalawang yan, ang triangle at saka ang heart, yan lang po ang karaniwang inilalagay sa ilalim maliban sa mga arrow. So ang arrow ay madalas makikita sa ilalim sapagkat yun po ang sinusundan ng mga Japanese Imperial Army kapag nawala po ang kanilang mga mapa. So either triangle or heart.
Yung pong dalawang yan ay nagtuturo kung saan ang direksyon sa pinaroroonan ng treasure. At take note mga ka-TH na ang susunod niyan ay kumakabog na po ang ilalim. Pag inyo itong tinuktok ay kumakabog na po mga ka-TH ang ilalim. At kapag kumakabog na po ang ilalim mga ka-TH, alam niyo na kung ano po ang susunod. Yun na pong kwarto na kung saan nandoon nakasalangsang ang mga nakatagong kayamanan. So may space po kasi yun, kaya parang na-echo mga ka-TH kapag minuel ninyo or sinilsil ninyo at pinukpok ninyo ng maso ay nag-i-echo na po ang ilalim at yumayanig ang inyong inaapakan. Sumari po kayong maglagay ng tali sa baywang, baka kayo ay mahulog na sa ilalim kapag na-encounter nyo na kumakabog po ang inyong inaapakan. Isa din po sa mga experience ng nakapaghukay na noon sa Taguig ay nasa 70 feet nila nadali ang napakalaking kahoy na kulay itim. At hindi nila alam na yung napakalaking kahoy ay artificial lang. Nakapagbinasag yung kahoy na yun ay nasa gitna na yung mga nakatagong kayamanan, yung maliliit na gold bars. Isa din po nga na-discovery niyan, yung 70 feet ay sa Davao City na kung saan ilan po sa kasamahan nating ka-treasure hunter na taga Davao ay nag-share sa atin ng istorya tungkol po sa na-recover nila na 70 feet na kahoy din na artificial na doon nakabalot sa gitna yung mga maliliit na gold bar. So marami na po ang mga nakakuha niyan na estilo. Dalawa na po yung example at maaaring mayroon pa pong iba mga ka-TH. So yan po ang ating maibabahagi sa inyo tungkol po sa kung ano-ano po ang mga sign na ating makikita sa ilalim kapag malapit na mga ka-TH. Matigas na matigas ang inyong mai-encounter na parang bakal at minsan maanghang ang tubig na parang may asin na kapag tumama sa inyong mga mata ay tiyak mapapaluha kayo sapagkat parang may mga asin ang tubig sa ilalim. Yung natalsikan po ako ay mahapdi na parang naliligo ka sa dagat. Itubig tabang naman yung inyong hinukayan sapagkat yung mga semento or concrete na mga Japanese Imperial Army ay nahaluan po ng asin na kung saan kakaibang klasing asin na hinalo po sa concrete ng mga Japanese Imperial Army. So hanggang dyan na lamang po ang ating pagbabahagi at sana po ay mayroon na lang tayong napulot na aral. Magandang araw po ulit sa inyo at hanggang sa susunod, ito po ang inyong lingkod, Yusuf Yamato.